pantanggal buryong sa mga nababagot sa kanilang home quarantine. TikTok pa more? Walang pasok? Bawal gumala? Edi, mag-TikTok tayo! Nitong Wednes, lumipad pa si Kihor, ang paranormal investigator na si Ed Caluag. Pagdating sa sinasabing yungib, TikTok pa more! Wow! Boo! Ikong bata ka, kain ka ng kain dyan, hindi ka na mautusan! Ang kapal talaga ng mukha mo! Pag yung aso natin na lakas-lakas gumain, tuwang-tuwa ka, tapos pag ako, hindi! Nay naman, sino ba talaga tunay mong anak sa amin? Miso, laptop. Huwag ako, nasaktan ako. Sabi nga't huwag ako eh. Gusto mo bang masaktan, ha? Bigay niyo sabi! Pinano ba? Lahat na lang kinuha niyo! Lights! Camera! Action! Nasa na mga patatas! Kalma! Ako si Becky! Tanungin mo si Sarah! Hello po, ako nga po pala si Dinsel. Isa po akong TikToker at isa rin po akong YouTube content creator. Ayan, gumagawa po ako ng mga parody videos kasi gusto ko pong mag-share ng happiness. And nag-start po akong mag-TikTok ngayong nag-quarantine lang po kasi na-bored lang po ako. And naisipan ko na isa rin po siyang platform para makapagbigay tuwa at makapagbigay inspirasyon na rin sa iba. Kasi alam niyo naman po na sa panahon nating quarantine is maraming na didepress, ayan, sobrang lungkot. Para maiwasan natin yung ganong bagay, yung boredom, lahat, ayan, enjoy na lang natin yung life kahit naka-quarantine tayong lahat. Ayan, kaya naisipan ko mag-install ng TikTok at gumawa na rin po ako ng music video parody na about sa TikTok. Ayan, na mag-TikTok na, gano'n. Kasi gusto ko po i-share yung happiness, ayan, kasi alam ko na masaya dun eh. And sana wag naman pong mapasukan siya ng negativities and alam mo yun, mga masasamang bagay. Kasi alam naman po natin na sa social media is maraming nakakagawa ng hindi maganda. And yun po ang iwasan natin. And ginawa po yung application na yun hindi para gumawa ng kalokohan. I mean, ng masasamang bagay. Ayan, ginawa lang po siya para mag-share ng happiness, ng positivities, and inspiration na din para sa mga katulad natin na kabataan sa panahon ngayon. Alam ko hindi lang naman kabataan ang nagagamit ng TikTok sa panahon ngayon. Pati mga tatay natin, nanay natin is nagti-TikTok na rin. Kasi yun nga, gusto natin makaiwas or makalayo sa depression, anxiety, stress, ayan, and boredom. Ayun, especially. Kasi lalo na ngayon, sabi ko nga, nasa quarantine tayo. Just stay within the premises of the house. If I were you, wala namang kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan. Andre, nandiyan na doon si Papa. Labot ka. Uy! Pauwi na doon si Papa. Ate! Naku, maubutan ka ni Papa. Sige ka. Oh! Tapos na? Papa! Sao po? Sino yan? Mga polis po kami. Anong kailangan nyo? Gusto ko po namin makausap, sir. Ilan ba kayo? Tatlo po kami. O, tatlo naman pala kayo eh. Ba't di kayo mag-usap-usap? Dadamay niyo pa ako eh. Dahil halos buong Pilipinas ngayon, naka-home quarantine dahil sa COVID-19, nagkalat na parang virus sa social media ang kanya-kanyang TikTok videos. Nakikiuso na lang rin po, ayan, gumagawa ng mga dance cover, ayan, minsan song cover at mga panuyo, ayan, sinasabayan na lang po na nagdadaw po kami. Parang katulad ng musical.ly dati pero mas magandang version po ang TikTok kasi mas nagagawa mo po yung mga bagay na gusto mong gawin, alam mo yun, then nakakapagbigay ka ng happiness and especially masasaya ka rin sa sarili mo kasi kahit ikaw matutuwa ka sa ginagawa mo, nawawala yung mga iniisip nating problema kapag ginagawa natin yung pag-i-enjoy sa TikTok, yes. Kasi ang TikTok, ayan, ay masaya, opo. Pero ayun na nga po, nakakalungkot. Pero na pong hindi na po maganda na pumapasok sa platform na to. And sana, ayun po yung iba ni TikTok. Kasi kami, minsan kami, nagmagawa kami ng video. Pero kahit okay naman siya, binibilit ni TikTok. Hindi namin alam kung bakit.
At yung mga dapat i-delete or dapat i-ban, yun po yung mga naiiwan. Eh, nakakalungkot lang po. Kaya sana sa TikTok, ano ba, founder, ganyan, sa mga nasa loob ng application na to. Ayan. Sana po yung mga i-block po natin at i-ban po natin yung mga ganung bagay. Yung mga alam natin na hindi karapat-dapat o hindi kaaya-ayang tingnan sa mga mata ng mga kabataan. Kasi alam naman po natin na mostly sa mga gumagamit ng TikTok ngayon is mga kabataan. Below 18 years old, marami na po. And marami rin naman po matatanda na nakakaalam sa mga ganung bagay at may iwasan. Pero sana naman po yung mga kabataan, hindi nila makita yung mga ganung bagay. Kasi hindi pa nila alam sa mga murang memorya nila, ay hindi pa nila alam yung mga ganung bagay. Kaya baka kung anong nang maisip nila, kaya sana ayun po yung dapat binablock nyo. Ayan, tanggalin po natin yung mga ganun para puro positive vibes lang and happiness. Ganun, kasi yun naman ang gusto natin lahat. Sa Davao City nga, may pa-contest pa sa mga mahihilig mag-TikTok. Ang hashtag Davao Let's Kulata COVID. Naisipan po ng aming barangay yung ganitong challenge kasi para kahit pa paano makapagbawas po tayo ng paglabas sa bahay. Ayan, para meron na pong paglilibangan yung mga kabataan sa loob ng mga bahay nila. Ayan, at ayun, natutuwa po ako na maganda naman po ang naging feedback ng mga kabataan. Kasi ayun nga po, meron naman po siyang prize. Ayan, sa mga mananalo, meron po kang binibigay na loot. Ayan, kaya marami pong sumasali. At halos lahat po ng kabataan dito sa amin sumasali po sa ganung contest namin. Kasi yun nga po, nag-enjoy na sila, nawawala na yung board nila, at hindi na sila lumalabas ng bahay kahit pa paano. At ayun, may chance pa silang manalo ng loot. Tuwing araw-araw po yun, meron po kaming mga bagong challenge. Ayan, meron po kaming mga team bawat araw. Kanyari, sa araw na ito, dapat block, ganyan. So, dapat meron na, ma-emphasize nyo kung ano yung block na yan, kung anong gagawin mo para mapaganda yung block. Ayan, kung anong, alam mo yun, kung anong technique na ipapakita nyo sa amin. Yung kakaiba, yung kabog, yung, alam mo yun, masyadong creative. Ayan, at siya ang mananalo. And natutuwa po ako na marami pong sumasali. Kahit mga hindi na po kabataan, eh, mga magulang, sumasali na rin po sila. And ayun, thank you rin po sa mga nag-i-sponsor sa aming challenge. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi po kami nagpapatuloy hanggang ngayon. And ayun, at ang layo na po ng narating nating challenge na to. And marami na rin po tayong nabigyan ng prize. And marami na rin pong sumali. And yung hashtag po natin is ang dami na rin pong gumagamit at natutuwa po ako doon. And akala ko po kasi nung una is hindi po siya magtatagumpay kasi parang, alam mo yun, parang hindi naman po ganun kaganda. Pero nakakagulat po kasi sinuportahan po ng nakararami yung challenge na ginagawa namin. Kailangan lang mag-upload ng TikTok video. Depende sa theme. At ang first 20 na may pinakamaraming likes, tatanggap ng 50 pesos na load. Mag-TikTok na. Yeah. Sa panahong kota-kota na tayo sa bad news, maawa ka na sa amin, 2020! Time out muna! Let's TikTok! Lights, camera, action. Nasaan na mga patatas? Kalma! Ako si Becky. Tanungin mo si Sara! The question is, what is the square root of 16? 2! Tasa mo pa! 2! Hindi!